Magandang buhay, mga kabayan. Ngayong araw naman na to, gagawa tayo ng dinuguan. Ayan. Ayan, nagpre-prepare po ako ng garlic. Ayan po. Ayan po, garlic ang ating ano. At meron po tayong sibuyas. At siyempre po, may laurel. At pinapalambot ko po yung karne para madaling hiwain at medyo madaling lutuin na mamaya, mga alas dos na po dito sa amin dahil maalit po kaming nag-breakfast, kaya itong dinugoan pang late lunch sa early dinner na lang po, kasi maaga naman po kaming kumain kaninang umaga. Kaya medyo late na po ang lunch natin at early dinner na rin po. Ayan. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano mag-prepare ng dinuguan. Ayan, dinuguan po. Ayan. Babalatan ko po yung mga ingredients natin. Ayan. Magusto ko po maraming bawang para mawala yung amoy ng ating karne. Yan. Isang malaking sibuyas. 4 cloves of garlic. Mga 3 leaves of laurel. Yan po. Paminta. Papakita ko po isa-isa, pero ito po sibuyas muna ikat natin. Yan. Ayan, sumisirit na po yung pressure cooker natin dahil papalambutin ko sandali yung karne yung gagamitin. Yung laman loob, bitoka, at saka sasaba ko po ng liyempo. Ayan po. Ayan. Ito po yung pinupressure cooker natin. Papalambutin lang po natin sandali ng ating karne. Ayan. Ayan, mga kabayan. Tuloy natin ang pag-i-slice ng karne. Ayan, na-slice ko na po yung mga ibang ingredients. Yung lemongrass, garlic, onion, at laurel. Ayan po. Ngayon naman, i-slice natin itong karne. Medyo mainit. Pinakuluan ko konti dahil atigas at frozen, kaya pinalambot ko konti bago natin hiwain. Ayan po. Ayan. Sabahan nyo po ako mag-prepare at papakita po namin kung paano ang pag-prepare ng dinuguan. Ayan. Ayan, Ilocano. Ayan po, hiwain na natin yung karne. Ayan po. Ganyan lang po kahiwa dahil isasangkot sa paa natin. Ganyan lang muna kalalaki. Ayan. So, meron pa po dun. Ayan ako. Hiwain ko lang po at samahan nyo ako. Meanwhile. Ayan po. At ito na po ng ating mga ingredients. Isasangkot yan na po natin. Ayan. Ayan. Thank you.
po yung dili. At hintayin natin hanggang mag-brown. Hintayin natin maging brown. At ito po ulit yung mga ingredients. Ayan. Bawang, chili, lemongrass, laurel at onion. Yan po, medyo nasasangkot siya na. Medyo brown na. Hindi po ako naglagay ng mantika dahil sticky pan po naman po to at mataba rin yung karne. Kaya yung mantika niya yan, yan na lang po ang gamitin natin pang gisa sa sibuyas at bawang. Yan, medyo brown na po. Yan po. Kunti pa po bago natin isama yung yan, laman. Ito pa ay bili. Yan, bili po. At ito po ay yung laman po. Yan. Ayan po, brown na. Medyo nababrown na, kaya iliibigay, lagay po natin itong laman. Para masangkot siya rin po. Yan. Ilipat po natin sa mas malaking lalagyanan kasi maliit po. Ilalagay pa po yung dugo. Ayan po, igisa na po natin. Ilinipat ko po sa mas malaki kasi hindi kasya sa isa. Ilagay natin ang sibuyas. Hirap po kasi hawak ko yung yan. Hawak ko po kasi yung camera. Yan po, pinaglipatan ko sa mas malaki kasi maliit po dito, kaya dito po natin. Yeah. At ngayon, lagay po natin yung garlic, bawang. Hirap po nang mag-isa, nakahawak sa camera at nakahihawak sa camera at pag-iisa. Yan. Yan na lang po. Yan. Lagay ko po dun. Yeah. Ayo.
Lilipat ko dito kasi maliit. Lalagyan na nito. Kaya lilipat ko. Ayan. Narin natin itong laurel para yung amoy ay panintang. Lagyan po natin ng konting tubig. Hinahan po natin kunti yung apoy. Kasi ilalagay na po natin yung dugo. Lagyan po natin ng kunting cubes. Ayan, pampalasa. At nagluluto po ako ng isang putahe para sa aking partner kasi hindi po kumakain ng dinuguan. Kaya iprito ko na lang po kunting piraso ng bili. Ayaw po kasi ng dinuguan kaya nakakaawa naman. Yan po. At ito sa amin. Ilagay na po natin yung dugo at salain. Unti-unti po natin lagi pong inaano at mahinang apoy lang po para yung dugo ay hindi titigas agad. Ayan po. Ayan po yung technique para yung dugo ay hindi titigas. Ayan. Ayan, haluin po ng haluin hanggang mag-reduce yung dugo. At lagyan na po natin ng vinegar. Depende po sa panlasa nyo kung gaano nyo kaasim ang gusto nyo. At yung siling haba. Ayan po. Ikat po natin konti, baka sakaling masarap yung manghang at yung amoy niya. Ayan. Ayan po, at hintayin po natin maluto yung karne at mag-reduce po yung dugo ng dugo. At pwede na po yan. Ayan po. Ayan po. At hintayin natin hanggang sa maluto. Medyo matagal-tagal pong ma-reduce yung kanyang sabaw. At luto na rin ang kanyang ulam kasi ayaw po niya ng dinuguan. Yan lang po sa kanya. Yan. Ayan na. Medyo nag-reduce na yung sabaw niya. Yan. Tikman po natin sa tama kung tama po ang lasa. Nasa inyo po yun kung paano yung panlasa nyo. Tikman ko lang po kung tama yung asin. Dagdagan po natin ng kunting
patiis. Yan po. Konting patis kasi parang kulang yung... Yan. Yan po. Medyo reduce na. Lutuin po natin hanggang lumambot yung karne. Tapos, okay na po yan. Pwede na po tayong kumain. Po. Takpan po natin para lumambot yung karne. Ayan na ang ating dinuguan. Tapos na po at kain na po tayo. Ayan. Na-reduce na po yung dugo. Ayan. Kain na po tayo at ito na po yung lunch natin at dinner. Ayan. Samahan niyo po kaming kumain. Ayan po guys. Ayan po mga kababayan, kain na tayo. Tapos na po yung ating dinuguan. Ayan po mga kababayan, kakain na kami. Ayan. Yan ang aming rice. Siyempre, laging may rice. May sili. At siyempre yung kamatis para sa aking partner at sa kanyang prito. At yan na po ang ating dinuguan. Ayan po. Ayan. Ayan. Kakain muna kami. Say hello. Nandito si Bulilit. Anak ni Kaibritin. Hello. Say hello. Say hi. Hi. At yan si Kaibritin. Ayan po. At siyempre, si Angeline. Ayan. Okay, maraming salamat. Bye, at kain muna kami. God bless everyone. Magandang buhay.